Guys, gagawa tayo ng breakfast bread. Ilalagay ko na lamang sa description box ang tamang sukat ng mga ito. Okay guys, gagawa tayo ng yes mixture. Test natin kung buhay ang ating yes. Maligamgam na tubig, ay na milk, pwedeng tubig. Isang tablespoon na yes. Tsaka tatlong tablespoon na sugar. Yan. Ganyan mag-test ng yes. Kung siya ay buhay pa, haluin. Then, iwan ng 5 minutes. Ito naman yung bowl natin. Giris natin ng mantika. Yan. Kahit anong mantika. All pour plus flour, 2 cups. 1/4 cup milk powder, needle gamit ko. 1 teaspoon baking soda. Salt to taste, 1/2 teaspoon. 1 stevia. 'Yun. Ilagay ang yes mixture. Isang itlog. Olive oil, kahit anong oil pwede. Huwag lang 'yung natutulog. Tapos haluin at masahin ng 15 minutes. Pwedeng machine. Gamit tayo ng pedal paddle. Tingnan nyo kung talagang naka-attach kasi pag hindi, baka tumalsik yan. Mahina muna. Tapos, palakas ng palakas. At pwede rin naman umasa. Mano-mano. After 15 minutes, tanggalin na natin. Ito lang ating dough. Yan. Lagyan natin ng langis yung ating bowl. Ang langis ay nakakatulog para umalsa at maigi ang ating dough. Tapos lagyan natin ng dough. Tapos, tapan natin guys. Magpapahinga siya ng 1 hour. Habang nagpapahinga siya ng 1 hour, ay gagawin naman natin yung mga peeling natin. Yung peeling natin o palaman ay depende para sa inyo kung ano ang gusto nyo, ha? Kung ano ang meron kayo sa kusina, hindi nyo na kailangan pumunta kung saan-saan o bumili pa. Kung ano lang ang meron kayo. Ito naman ang aking palaman o ilalagay na peeling dun sa ating tinapay. Yan ang nakita ko sa loob ng kusina at sa ref. Kung ano lang ang meron. Diba? O, lalagyan natin sila ng konti-konti niyan sa mga tinapay natin. Tingnan natin kung anong magagawa natin. Okay? O, hayan na after 1 hour. Makikita nyo, halos nag-double na ang kanyang size. Tingnan nyo yan sa ganyan, o. Oh. Ayan, o. Oh. May makikita kayo. Ganyan, o. Oh.
Yan na. Haya na siya. May mga ganyan-ganyan. Ibig sabihin, talagang magandang alsa niya. Ngayon, after that, ay imimix uli natin ng 15 minutes uli. Or 10 minutes. Gawin natin 10 minutes. Ha? I-research ko muna sa Google kung ano ang ibig sabihin ng sotar. Ayan. Ganun ulit. Okay guys, ito na yung nagawa ko. Ipahinga ko siya ng kalahating oras. Okay? Hanggang sa mag-double ang kanyang size. Ito naman yung second batch ko. 30 minutes ulit. Ngayon, after 30 minutes, ito na ang ating dough na pinunires natin. Lagyan natin ng egg wash. Bakit may egg wash? Para pag naluto siya, maganda yung kanyang kulay. Yan, lagyan natin. Tapos, isasalang na natin siya sa preheated oven natin na 170 degrees Fahrenheit. Yan.
Yan ang ating guys, salawa natin ng 20 minutes lang. Okay. 20 minutes. Okay.